Grant me, beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the people departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessings of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Espiritu Santo na mangarap sa Asya.
sanang hangganan ng Mesiya, ibig sana nilang pumasok sa Betania. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya bumalta sila ng Mesiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhig sa kanya. Tumawid po kayo dito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, kumayang kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag na Diyos upang ipangarang sa Macedonia ang mabuting salita, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ng Diyos, pangaralan siya'y malugod. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siya'y malugod. Umawit sa kagandahan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawat. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Upang kay Kristo umisan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong alamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngayon sa sanlibutan, iibigin kayo ito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang alin hindi kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusin nila, uusigin nila kayo. Kung tinupad nila ang aming salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin. Sabagat hindi nila nakikilala ang nagsuko sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinumuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, ipinamamanin po ni San Juan ang pag-ibig kay Jesus at ang pagtugon sa kanyang mga utos. Ang pag-ibig katulad ng pagmamahal ni Jesus ay kasalukuyan na sa sanlibutan. Sabagat katulad na ipinamanig ko rito ay inusin ng sanlibutan sa Jesus at inuusin ng sanlibutan ng sino mang sumusunod kay Jesus. Dahil sa walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kaya nga, kung kahit nakararanas ng pag-uusin ng sanlibutan, ay marami alam ang nasabihin ng
sapagkat inusig nito ang Panginoon. So, kung nauna na ang Panginoon, hindi rin tayo i-spare ng sandito na. Pero yung panyaya na ipinamanig ko sa akin ang buong may kapa, ay ang pagtugon kay Jesus ay hindi isang pagtugon na smooth sailing, kung tawagin natin, ito ay harap ng maraming pagsubok. Harap ito ng maraming paghayag. Harap ito ng maraming maganda. Sapagkat sa panyaya ni pinapahayag ng Pumegaba, yung turo ng ating pananampalataya ay kung tutusin, ay ang turo na kabaligtad ng sasandibutan. Sapagkat ang sasandibutan ay ano? Ay pagsarili. Ang turo ni Jesus ay ang pagbibigay ng sarili. Ang turo ng sandibutan ay ang kaginawaan na makakabit mo sa daigdig na ito. Ang turo ni Jesus ay ang kaginawaan pagkatapos ng daigdig na ito. Kaya bahagi yun na masabi natin na kung sakali man maranasan natin ang pagkabuo ng sandibutan ay maging maliwanag sa atin na ito ay bahagi ng pagtugon natin kay Jesucristo. Kung tutusin nga po ay maging normal dahil sa tayo ay tumugon sa pagpili ni Jesus. Maging normal sa atin ang mabubuon sa atin ang sandibutan. Ibig sabihin, hindi na natin ikabibintan na mabuon sa atin ang sandibutan. Pangalawa, may maging bahagi rin o ng ating lakas na kung sakaling nabubuon sa atin ang sandibutan, may mga paghahon, may mga makikita ko tayo na pagtigin na medyo mahirapan tayo at maaaring tayo ay pinahihirapan o inuusig, ay huwag natin kalimutan na ano ang pagdaanan na ito ni Jesus. Maging lakas na natin na maging bahagi ng ating pagkilos na masabi natin na kung ito'y pinagdaanan ni Jesus ay matanggap rin natin sa ating kalooban na hindi tayo exempted. At matanggap rin natin na tutulungan tayo ni Jesus. Kaya ating tapitan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Maaaring may mga bagay na tayo pinaninindigan na hindi maunawaan ng sandibutan. Kasi hindi makasandibutan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung turo ni Jesus? Makalapit. Bagamat nais ng Diyos na higit nating pakinabangan ang mga bagay sa sandibutan ito. Pero hindi ito yung patutunguhan natin. Ang patutunguhan natin ay ang makadami na lugar. Kaya hindi natin dapat ikatago na mapuot sa atin ang sandibutan.
sapagkat ito ay hinarap na ni Jesus at naging bahagi ng kanyang pagkilos. Yan ako pagkakataon na kung tutusin po no, ay kinakailangan namin ng patunay na pagiging matatag. Lalo-lalo na po sa pagkakahayag ng ating pananampalataya. Maraming mga bagay na hindi maintindihan. Katulad po halimbawa na turo ng ating pananampalataya. When we speak of mercy, when we speak of kawa-kawa, ay bahagi yun na kung saan ay makasaluhan sa pagkaunawa ng sandimutan. Ang gusto ng pagkakataon sa daigdig na ito ay mga bagay na kung maaari ay mabibigyan ng solusyon sa madali ang panahon. Ay hindi, pinapapanik sa atin ang tunay kapag ay pagpapasensya. Yung mundo, walang patience. Kaya, itadami natin sa harapan ng Panginoon na maging malapad tayo. Hilingin natin na tayo ay gabayan ng Panginoon. Makita natin yung paglugo natin sa panawagan ng Panginoon sa gitna ng maaaring maraming pag-ayaw at maraming pagkasalungan sa turo na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. At maging bahagi po ng ating pagkilos na hindi po sapagat nagkahanap tayo ng pag-uusig. Ngunit nawa ay maging maliwanag sa atin na normal sa pagiging Kristiyano na ikaw ay usipin gawa ng iyong pananampalataya at gawa ng pagtingin mo sa ating Panginoong Jesu Kristo. Bakit? Kasi ang turo ni Jesus ay hindi makasanlibutan. Ang turo ni Jesus ay mga bagay na makalaki. Kaya ito po yung itulog natin sa laban ng Panginoon ito. Idalangin natin sa mga tao na naging bahagi po ng pagkilos, na ito'y naging tunay na naging bahagi ng kanilang pagtugon, lalong-lalo po yung talagang mga nakaranas, well, dito sa Pilipinas, wala po talagang masasabi natin ng persecution, maliban mo siguro sa bahagi ng Mindanao. Kapag nasa Mindanao ka, mahirap po ipakita yung iyong pananampalataya. Kasi talagang andun talaga yung panahon na kung saan ikaw ay persecuted kasi minority tayo. Medyo iba yung pagtingin sa'yo. Kapag hindi ka patulad nila, nakakala ko tuloy po yung isang pari na nagmi-mission ay ang kanyang exposure sa Mindanao. Nagpuy pangit ka ng palagay ng palpas at yung palpas at saka yung dito sa ilalim, sabi niya. Kasi kapag sa Mindanao, kasi mga Muslim, kalimitan mo yan ay balbasarado. Ay, kasi kapag daw hindi ka nakagagano'n, maraming tanong. Tinatanong ka kung, kasi alam nila na kapag wala kang balbas, hindi ka Muslim. So kaya siya ay nagmaruto
ng palpas bago siya pumunta roon. So, bahagi yun ang tingnan po natin ay ganun. Ganun yung mga hamon na ipinapakita dito po sa atin, dito sa Bisaya at Mindanao. Maaaring siguro po may mga pagkilos na hindi po ganun, no? Pero may mga pagkakataon, katulad po limbawa ng patuloy nating pagtugon, lalo-lalo sa panahon ng ating pagkilos, yung ating pinapahalagaan natin yung pagtingin ng ating pananampalataya. At ulit po limbawa sa mga inihiling yung ating pagpapahalaga. At ulit po limbawa sa paglaban sa korupsyon. Alam nyo, may mga tao naging bahagi mo ng pagkilos. Anong sabi ko rin nila? Ng Father, napakahirap. Napakahirap kung ikaw ay naroon sa limunan na naging SOP na yung korupsyon ay kapag ikaw ay sumalungan ay talagang mahirapan ka. Kasi yun yung kanilang nakagawian. At sa tingin nila, hindi masama yung kanilang ginagawa. Ay, kung ikaw ay nag-iisa, ay kuminsan, mahirap mong isakatuparan yung mga bagay na ito. Kaya po yung panawagan ng daan ang gawin, ay hindi yung madali. Hindi yung madali. Kaya dinangin natin. Itadami namin sa harapan ng buong may kapag. Sa patuloy ng pagtugon, kung tayo po ay wala tayong nakikita pagsasaluma sa ating mga pagkilos, magpasalamat tayo. Pero huwag natin kalimutan na may mga kapatid tayong mananamparataya na araw-araw ay humaharap sa pagsaluma sa daigdig na ito. At sila ay isama natin sa ating panalangin.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang kalugdan ng aray ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong pagtingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo para ang mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Francis ni Benaventura at ang tanang kapariyama. Nalaharin muli ng mga kapariyama
kapatid namin na ngayong layo, na may pag-asa sila yung muling mabubuhay kahit hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagitapatid kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na unang makas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Dina ng Diyos, kaysa ng mga apostol na lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kanilang mo. So, magigitan na yung anak na aming Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang marangal pagpupuri sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang maging malutag tayo sa mga panahon na inuusig tayo ng sanlibutan. Muli sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ah!
You prepare the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by your gracious intercession in us commemoration we rejoice, we may be delivered from present evils and from everlasting death. Through the same Christ our Lord. Amen. Divino Auxilio Panea Semper Tobiscum. Amen. Ave Maria Purissima.